Bukod sa pangamba sa pagkahawa sa COVID-19, may isa pang matinding pakikibaka ang mga inmates sa Quezon City Jail. Ito ay ang kalungkutan sa pagkawalay sa kanilang pamilya dahil ang kakaunting panahong nakatakda bawat linggo upang madalaw sila ng kanilang mga mahal sa buhay na alis pa dahil sa umiiral na pandemya. Halos isang taon nang walang dalaw ang mga ito at tila nakalimutan na ng sosyudad. Kaya naman, sila ang unang inalala ng Members Church of God Prison Ministry na lingapin sa gitna ng kanilang mga kalungkutan sa pamamagitan ng simpleng pagdadala sa mga ito ng pagkain bilang bahagi ng kanilang feeding program. Halos 500 inmates ang naging benepisyaryo ng grupo. Napakalaking bagay po sa kanila. Sabi ko nga po kanina, sila po yung deprived na nga po ng liberty. At least nalalaman nila na kahit paano, sa kalagayan nila, meron pa po nakakaalala sa kanila. At welcome po sa amin, anumang tulong po, maliit man yan o malaki, welcome na welcome po para sa aming mga PDL po. Napili po namin dito sa Quezon City Jail, isolation facility, kasi ito po ang facility na merong mga maraming COVID cases dito po dinadala. Siyempre para... Siyempre, alam niyo naman yung pakiramdam nung positive ka sa sakit. May kalungkutan ding mararamdaman. Kaya ito ang napili namin para mabigyan natin sila ng atensyon para magkaroon sila ng kasiyahan at mapakain po natin sila. Samantala, bugbog man sa halos walang pahingang pagtatrabaho upang mapaglingkuran ng publiko at madalas ay nasa panganib ng pagkahawa ng COVID-19, tuloy pa rin ang paggawa ng ating mga kababayang frontliner tulad ng mga nurse, healthcare workers at contact tracers. At upang magantihan ang kanilang mga pagsasakripisyo, nasa 100 volunteer nurses, staff at frontliners naman ng Barangay 168 De Paro, Caloocan City ang hinatira ng libreng pagkain ng MCGI volunteers habang nagsasagawa ang mga ito ng free swab testing para sa mga residente ng barangay. Ayon sa ilan sa mga frontliner, sa madalas na pagkakataon ay hindi sila nakakakain sa tamang oras dahil sa tungkulin at serbisyo. Actually po, sobra po namin na-appreciate ito pong pagbibigay po ninyo sa amin ng mga meals actually. Kumbaga para syempre, nakakawala din ng power, especially kami, gutom din. Nandyan po kayo and then nakita niyo yung aming paghihirap, yung aming trabaho as a frontliner po. Laban dito sa ating kalaban na hindi nakikita. Na-appreciate po namin, sobra-sobra po yung tulong na ibinigay po ninyo sa amin. Salamat sa Diyos, mayroong mga ganitong tulong para sa ating barangay. Sana ay laging patuloy yung pagtulong sa atin ng Panginoon. Nagpapasalamat ako kasi mayroong ganitong ipinagkakalob. Hindi lahat ng nabibigyan ng ganito at hindi rin lahat ay nagbibigay ng ganito. Tiniyak naman ng MCGI na kasabay ng kanilang pagnanais na makatulong sa kapwa ay ang pag-iingat na hindi maging dahilan ng pagkalat ng COVID-19. Kaya mahigpit na sinusunod ng mga ito ang health and safety protocols sa pagsasagawa ng kanilang public services. Tiniyak din ng grupo na hindi ito ang una at huling pag-alaala sa ating mga kababayang nangangailangan ng tulong sa gitna ng hirap na dala ng pandemya. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.